Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang kabanata. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo. Para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga namimighati. Kung paanong kami nakakabahagi sa maraming paghihirap ni Kristo, may bahagi rin kami sa kaaliwang mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami para kaming nahatulan ng kamatayan. Nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ang aming budhi. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikitungo sa lahat, lalo na sa inyo. Nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Ang isinulat namin sa inyo ay yun lamang kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami maunawaan ng lubos. Umaasa akong mauunawaan din ninyo kami upang sa araw ng Panginoong Jesus ipagmamalaki ninyo kami kung paanong ipagmamalaki rin namin kayo. Dahil sa natitiyak ko ito, binala kong pumunta muna dyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Binala kong dumaan muna dyan pagpunta ko sa Macedonia at dumaan uli pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip ng balaking ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabing, oo, at pagkatapos eh, hindi naman pala? Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos na si Hesukristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng Kanyang tatak at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang Kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Hindi sa ibig naming pangunahan kayo sapagkat alam naming matatag na kayo sa pananampalataya. Nais lamang naming tumulong upang maging maligaya kayo. Ikalawang kabanata. Pinasya kong wag na munang pumunta riyan upang hindi kayo muling madulutan ng kalungkutan. Sapagkat kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa nga aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya, sumulat muna ako sa inyo. Ayoko sa pagpunta ko riyan ay dulutan ng lungkot ang mga taong dapat magpaligaya sa akin. Sapagkat natitiyak kong ang aking kaligayahan ay kaligayahan din ninyong lahat.
Ang puso ko'y puno ng lungkot at pag-aalala nang sulatan ko kayo. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko yun. Sumulat ako sa inyo, hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi sa akin ito ginawa. Hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Upang hindi tayo malinlang ni Satanas, hindi lingit sa atin ang ibig na mangyari. Nang dumating ako sa Troas upang mangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang maisagawa yon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid na Tito. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Ngunit, salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong iniahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ito. Ikatlong kabanata. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapis na bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang, ay wala kaming kakayahang gawin ito. Ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Isang tipang hindi nababatay sa kautosang nakasulat, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na yun sa mukha niya ay nawawala. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kalwalhatian, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kalwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang malwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi nating ang dating kalwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan ang higit na malwalhati. Kung may kalwalhatian ang lumilipas, lalong higit ang kalwalhatian ng nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa naming yan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kalwalhatian yun. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo
kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, nahaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroon doon kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kaningningang yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang magbabago ng ating anyo upang lalong maging maningning hanggang maging kalarawan niya. Ika-apat na kabanata. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang ministeryong ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinaligdan namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao. At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. At ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kanino man. Kung may kalabuan pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may kalabuan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok. Upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa magkabi-kabila, ngunit di nalulupig. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Habang kami ay nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan, ay mahayag ang kanyang buhay. At habang ako'y dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama niya at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawan lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ikalimang kabanata. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanan makalangit. Upang kung tayo'y mabihisan na nito, hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y namimigati at dumaraing.
hindi dahil ibig na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil ibig na nating mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob. Kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananalig sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawan lupa tayo o nasa piling na Niya. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao. At inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Hindi sa ibig naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi ibig naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon, ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga nakikita ng mata at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasisiraan ng isip, yun ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una'y ganun ang ating pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang mapanumbalik sa kanyang mga tao. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ika-anim na kabanata. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklulohan kita. Ito na ang panahong nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Iniwasan naming makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matiyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan, upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos
sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Tapat na pananalita at sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na mamamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kaming hapis na hapis, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Tapatan ang pagsasalita namin sa inyo, mga taga-Korinto. Ipinakita namin ang aming pag-ibig sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo nagsara ng inyong puso sa amin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama. Kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananatili ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ikapitong Kabanata. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maialay sa Kanya ang ating sarili. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailanman hindi namin pininsala, siniraan o dinaya ang sino man sa inyo. Sinasabi ko ito hindi upang hatulang kayo, sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat naming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan. Naguumapaw sa puso ko ang kagalakan. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Panayhirap ang aming naranasan. Labanan sa kabi-kabila at sindak ang naghari sa aming puso. Ngunit ang mga nahahapis ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Inaliw niya kami sa pagdating ni Tito. At hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, kundi ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita. Ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako, sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyong ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos.
naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay niyo. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na yun. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala, ni sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita ninyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa amin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliban at nalubos ang aming kagalakan dahil sa kasiyahang nadama ni Tito sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya. Sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya. Hindi rin niya malimut-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang ninyo sa kanya. Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Ikawalong Kabanata. Ibig naming ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon, at pagkatapos, sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, nagpakadukha siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangungulekta na sinimula noon pang isang taon. Kayong nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawang iba at mabigatan naman kayo. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi namang kinulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit para sa inyo, na tulad din ng pagmamalasakit ko. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuang makatulong sa inyo, nagpresinta pang siya ang pupunta riyan. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral na magandang balita. Hindi lamang yan, siya'y hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawaing ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikadadakila ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloy na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon,
kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon. At lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Ikasyam na kabanata. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko, handa na kayo mga taga-Akaya noong pang nakaraang taon. At dahil dito, lalo silang sumigla sa pagtulong. Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Baka kami mapahiya, huwag na sabihin pati kayo. Kung may mga taga-Macedonyang sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, mas dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ay magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Ikasampung kabanata. Akong si Pablo. Nang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait, kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Ipinapakiusap kong huwag ninyo kung piniting magsalita ng mabigat pagdating ko riyan. Dahil kaya kong gawin yon sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa laman. Kung nabubuhay man kami bilang karaniwang tao, hindi kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusumay. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sinuman na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak. Hindi ako mapapahiya.
huwag ninyong isiping pananakot lamang ang sulat ko sa inyo. Sinasabi ng ilan na sa sulat lamang ako matapang, sa harapan na may walang magawa. Dapat maalaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung anong sinasabi namin sa sulat gayong malayo kami, ay siya rin namin gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Hindi namin ipapantay o iahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Sila-sila naglalagay ng sukatan at parisan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas hanggang ang ibinigay sa akin ng Diyos. Ang gawaing inilaan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Hindi kami lumalampas ng hangganan nang kami pumunta dyan sa inyo. Kami ang unang pumaryan at nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi namin ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Umaasa kaming titibay ang inyong pananampalataya at dahil dyan ay lalawak ang aming gawain sa inyo. Ngunit hindi naman lalampas sa hanggan ang inilagay ng Diyos. Pagkatapos, maipapangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may gustong ipagmalaki ang sinuman, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Ikalabing isang kabanata. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo'y katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit, nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyong espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Palagay ko na may hindi ako pauhuli sa magagaling na mga apostol na yan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita. Ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang inaagawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pulay, iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan. At yan ang gagawin ko habang panahon. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan. Sapagkat, si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi ka takataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kaihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninyo man na ako'y hangal. Ngunit, kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nagtityaga kayo sa mga hangal na yan, palibhas ay matatalino kayo? Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin?
sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, o sampalin? Kahiya-hiya man ay aaminin kong hindi namin kayang gawin yan. Kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din. Ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Sila ba'y Ebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y ganun din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit, ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses. At madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsan ay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan kong ginawin, ngunit wala man lamang maibalaban. Bukod sa lahat ng yan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ko. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayamang ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling, yay alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit, isinakay ako sa isang tikles at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. 12 Kailangan kong magmalaki, kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa 3rd. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin inuman. Ipagmamalaki ko ang taong yon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin, sapagkat ayokong mag-isip ang sino man ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. Nang sa gayon, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong gala kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ako'y nag-asal hangal, ngunit kayong nagtulak sa akin gumawa niyon. Kayo sanang dapat pumuri sa akin, dahil
kahit na wala akong kabuluhan. Hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na yan. Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangha-manghang bagay. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Liban sa pangyayaring, hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan, at hindi ako makakabigat sa inyo. Kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak, at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Dahil ba sa kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin. Alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at nandaraya lamang sa inyo. Bakit? Pinagsamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumunta riyan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at iisa ang aming pamamaraan? Akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong di ko gusto at kayo naman ay may makita sa akin na di ninyo gusto. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagtsitsismisan, pagmamataas, at kaguluhan. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. At itatangis ko ang karumihan, pakikiapin, at kahalayang hindi pa ninyo pinagsisihat tinatalikdan. Ikalabing tatlong kabanata. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala. At sa iba pa, ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko. Wala nang patapatawad pagdating ko dyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kahit na siya'y mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin. Ngunit, sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti. Kahit lumitaw na kami mali, sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan, wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. Kami nagagalak na maging mahihina kung kayo naman ay lalakas. Kaya, idinadalangin rin namin kayo'y maging ganap. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan, upang pagdating ko ay hindi na kailangan pang magpakita ko ng pagsi sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin para sa ikatitibay, hindi para sa ikasisira ninyo. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon,
sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa Iglesia. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo.